Maligayang pagbati po sa inyong lahat. Ito po si Pastor Brian Tolentina, umaanyaya sa inyo sa isang kapanapanabik na serye, mga kapatid, na nakasentro sa ating Panginoong Kristo. Ito po ang programang Christ Alone. At iniimbitahan po namin kayo na akayin po ninyo ang lahat ng inyong mga kaibigan, kamag-anak, kapatid, lahat ng inyong po mga kakilala, kapitbahay, na sama-sama po natin pag-aralan ang ating Biblia sa loob ng 30 minuto kada episode. Alam ko po na magkakaroon kayo ng mas malalim na relasyon sa ating Panginoong Kristo. Mahanda ang ating buhay sa pagpapasakop sa Kanya at isurrender natin ang lahat sa ating Panginoong Kristo. Mapalapit tayo sa Kanya pong puso at manatili tayo sa Kanyang pag-ibig. Muli, imbitahan po ninyo ang lahat, samantalang atin pong gagawin ito na may panalangin, may pananampalataya at may kalakasan ng ating Panginoong Kristo. Magkita-kita po tayo muli dito po sa Christ Alone. Maligayang araw po sa inyong lahat. Ito po si Pastor Brian Tolentino at kayo po ay nanonood ng seryeng pinamagatang Christ Alone. At ang ating pong pag-uusapan ngayon ay Christ, our transformation. Paano po tayo matatransform ng ating Panginoong Kristo? Ang object po, mga kapatid, ng pagiging Kristiyano ay transformation. Hindi po yung magstay tayo sa dating pagkatao. Iniisip ko, minsan, parang ang hirap matransform kung hindi tayo titingnan sa ating Panginoong Kristo. Kakailanganin natin na tumingin sa ating Panginoong Kristo para tayo ay magkaroon ng mga pagbabago. Pansinin po ninyo ang sabi ng Juan 1, ang talata po ay 26. Sila'y sinagot ni Juan na nagsasabi, "Ako'y bumabautismo sa tubig. Datapwat sa gitna ninyo'y may isang nakatayo na hindi ninyo kilala." Mga kapatid, ang Panginoong Kristo, nang siya'y hindi pa nababautismuhan, ay siya'y kasama nung mga pumapali-paligid at nakikinig sa pangangaral ni Juan. Pero ang sabi ni Juan, "Alam mo, ako'y nangangaral sa inyo. Ako'y nagbabautismo sa inyo sa tubig ng pagsisisi. Pero sa gitna ninyo, kasama ninyo, ay may isa na nakatayo na hindi ko kilala." Ang sabi po ng Mateo 3:16, "At nang mabautismuhan si Jesus, pagda kay umahon sa tubig at narito, nangabuksan sa kanya ang langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati na lumalapag sa kanya." Ito rin, mga kapatid, ang sinasabi ni Juan sa Mateo 3:11 na siya ang magbabautismo sa inyo sa Espiritu at sa apoy. At paano na niya malalaman na siya'y nagbabautismo sa Espiritu at apoy? Kapag ka bumaba sa kanya ang Espiritu ng Diyos sa anyo ng isang kalapati na lumalapag sa kanya. Ito po ang sabi sa Juan 1, ang talata po ay 32 at 34 hanggang 34. "At nagpatotoo si Juan na nagsasabi, nakita ko ang Espiritong bumababang tulad sa isang kalapate na buhat sa langit at dumapo sa kanya." Sa talatang 33, "At siya'y hindi ko nakilala, datapwat ang nagsugo sa akin upang magbautismo, bumautismo sa tubig, ay siyang nagsabi sa akin, ang makita mong babaan ng Espiritu Santo at nanahan sa kanya, ay siya nga ang bumabautismo sa Espiritu Santo. At aking nakita at pinatotohanan kung ito ang anak ng Diyos." Mga kapatid, hindi po sapat na tayo mabautismuhan lamang sa tubig. Marami mga nabautismuhan sa tubig, subalit hindi nila nakilala ang bumabautismo sa Espiritu Santo. Ang tunay na bumabautismo sa Espiritu Santo ay ang ating Panginoong Hesukristo lamang, sapagkat siya lamang ang binabaan ng Espiritu Santo. Kaya siya lamang ang magbabautismo sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sapagkat sa kanya nananahan ang Espiritu Santo.
Mga kapatid, sa Mateo 3, ang talatay 13 hanggang 15, ang sabi po na magkagayoy na paroon si Jesus mula sa Galilea at lumapit kay Juan sa ilog ng Jordan upang siya ay mabautismuhan niya. Datapwat ibig siyang sansalain nino, sansalain ni Juan. Bakit? Sinasabi ni Juan, kailangan ako, sabi niya, kailangan ko na ako'y iyong bautismuhan at ikaw ang naparito sa akin. Parang sinasabi niya, bakit ikaw ang magpapabautismo sa akin? Eh samantalang ako dapat ang iyong bautismuhan sapagkat ikaw ang bumabautismo ng banal na Espiritu. Pero mga kapatid, bilang halimbawa sa bawat isa sa atin, nagpakumbaba ang Panginoon sa Kristo upang magbigay ng halimbawa sa atin. Marami sa atin, mga kapatid, ang nagdadalawang isip kung magpapabautismo siya o hindi. Subalit sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, kung ang Panginoon sa Kristo mismo na hindi nagkasala ay nagpabautismo kay Juan na isang makasalanan, hindi ba napakagandang halimbawa ito? Kaya sumagot ang Panginoon sa Kristo sa kanya sa talatang 15. Ang sabi po, mga kapatid, hayaan mong gawin natin ang nararapat. So mga kapatid, ang nararapat ay ang magpabautismo sa talatang 15. Bakit? Ang Panginoon sa Kristo sinasabi na ito ang buong katwiran. Gawin natin ang buong katwiran. Mga minamahal, ilan po sa inyo ang nagdadalawang isip na magpabautismo dahil meron kayo mga alinlangan? Pinagliliban ang pagpapabautismo. Hindi pa po tapos sa pagbabautismo ang lahat, mga kapatid. Matapos na mabautismohan ka sa tubig ng pagsisisi, may kailangan ka pang bautismo. At ang bautismo ito, si Kristo lang makagagawa. Walang pastor, walang sino mang makagagawa nito, kundi ang Panginoon sa Kristo. Kaya nga, binabanggit niya rin, mga kapatid, sa Gawa 19, ang talatay 4, tinatanong mga kapatid ni Pablo. Tinatanong ni Pablo, nangabautismuhan ba kayo ng banal na Espiritu nang tinanggap nyo ang ating Panginoon Jesucristo? Sabi niya, hindi. Hindi nga namin alam kung ano yung banal na Espiritu. Kaya sabi niya, sa alin kayo nabautismuhan? Sa bautismo ni Juan. Sabi niya, si Juan ay nagbabautismo sa pagsisisi. Subalit may darating at ang Panginoon Jesucristo ang magbabautismo sa inyo. Kaya ang sabi ng sa talatang 4, sinabi ni Pablo, nangababautismo si Juan ng bautismo ng pagsisisi at sinasabi sa bayan na sila ay magsipagsampalataya sa darating sa hulihan niya sa makatwid bagay kay Jesus, sapagkat ito pong mga nabautismo ang ito nabautismohan ni Juan, subalit hindi po sila nakakilala sa Panginoon Jesucristo. Is it possible, mga kapatid, na tayo nabautismohan at tayo ay napunta lamang doon sa iglesia ang kinabibilangan natin? Posible po pa, mga kapatid, na tayo ay nabautismohan lamang na nagpalit lamang ng reliyon o dahil sa nakita natin katotohanan pero wala pa ang bautismo ni Jesucristo sa ating buhay? Kaya mga kapatid, ang tunay na pagpapabautismo ay meron pong kahulugan. Ang sabi po sa Roma 6:1-6, at si Kristo po ang kahulugan ng bautismong ito. Ano nga ang ating sasabihin? Ano po ang sasabihin? Mangagpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya'y makapanagana? At ito yung tanong sa atin, mga kapatid, sa nakaraan nating pag-aaral. Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala pagkatapos nating mabautismuhan? Huwag nawang mangyari. Tayong mga patay na sa pagkakasala, paano tayong mabubuhay pa riyan? Kailan po tayo namatay sa pagkakasala? Ito po ang susunod na talata. O hindi ba ganinyo nalalaman na tayong lahat na nangabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan? So ibig sabihin, mga kapatid, yung palang pagkakabautismo natin, yung bautismo na natin ng kamatayan. Kaya mga kapatid, ang Kristiyano, Christianism is not just about life, it's about dying, mga kapatid. Dying in Jesus Christ. Na yung mamatay tayo kay Kristo, ito yung pinakasentrong gawain ng isang Kristiyano. Kaya nung nagpabautismo tayo dahil pinatay natin ang ating tihang pagkatao. Ito po ang sabi, mga kapatid, tayo ngay nangalibing, nakalakip niya sa talatang 4 sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na muli sa mga patay sa pamamagitan ng kalwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. So mga kapatid, nung namatay pala si Kristo, kalakip natin, pag tayo nabautismohan, kalakip niya sa pamamagitan ng bautismo ng kamatayan, ay kung paanong si Kristo'y nabuhay, nabuhay din tayo. Mga minamahal, ito po yung ginagawa sa atin ng Panginoon Kristo. Kapag tayo nababautismohan, inilulubog tayo sa libingan
ng kamatayan sa datihan nating pagkatao. Pero kung hindi po ito nilalakipan ng pananampalataya, wala rin po itong magagawa. So mga kapatid, sampalatayan na natin na kapag kata inilubog na sa tubig, inilibing na ang datihan nating pagkatao at ang nabubuhay na sa atin ay si Kristo na at hindi ang ating mga sarili upang makalakad na tayo sa panibagong buhay. Sa talatang 5, ang sabi po, sapagkat kung tayo nga ay naging kalakip niya dahil sa kawangisan ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo dahil sa kawangisan ng kanyang pagkabuhay na muli. So mga kapatid, yung resemblance ng kamatayan ni Kristo, yun ang ginawa ni Kristo bilang simbolo kung paano niya tayo sinagip sa ating pagkakasala. Kaya mga kapatid, ituring na nating tayo patay na sa kasalanan at buhay ang Panginoon so Kristo sa atin nung tayo'y mabautismuhan. O kung tayo'y magpapabautismo, ito po ang simbolong ating gagawin. At ang sabi po sa talatang 6, nalalaman natin na ang ating datihang pagkatao ay alin? Ay kalakip niyang napako sa krus. O mga kapatid, kapag kapalay tayo nagpapabautismo, ipinapako pala natin ang ating datihang pagkatao sa krus ng Kalbaryo upang ang katawang salarin ay magiba. At nang hindi na tayo, huwag na tayong mapaalipin pa sa pagkakasala. Mga kapatid, tayo'y naaalipin sa kasalanan sapagkat wala sa atin ang pananampalataya na namatay si Kristo. Kahit na ilang beses pa tayo mag-swimming o maglubog-lubog pa dyan, kung hindi natin sinasampalatayanan na patay na ang ating datihang pagkatao at naipako na sa krus ng Kalbaryo at si Kristo na nabubuhay sa atin, wala din pong magiging pakinabang ito. E ano na ngayon ang mangyayari kapag tayo patay na sa kasalanan? Pansinin po ninyo ang sabi ng Roma 6, ang talata po ay 11-13. Gayon din naman, kayo ibilang mga kapatid. Ano po? Ibilang. Anong ibig sabihin ng ibilang mga minamahal? Account yourself as tunay na mga patay na sa kasalanan. Ngunit ano? Buhay sa Diyos kay Kristo Jesus. So mga kapatid, pagkapala tayo nababautismuhan na, ituring na natin mga kapatid, ituring na natin, ibilang na natin na si Kristo ay alin? Ay buhay na sa atin at ang ating datihang pagkatao ay patay na. Sa madalit sabi mga minamahal, kailangan nating i-account. Hindi po talaga tayo in actuality patay, kundi by faith, patay na tayo. And by faith, buhay na si Kristo. At itong faith na ito ay ginagawa ng Panginoon posible sa atin. Dahil sa pamamagitan ng ating pagtitiwala, inaari naman tayo ng Diyos na ganap. Mga kapatid, sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng pagtanggap natin sa kaganapan o sa perfection sa kasakdalan ng Panginoon sa Kristo. Sa talatang 12, huwag ngang maghari ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan. Anong sabi? Huwag daw maghari ang kasalanan. Eh, ito palang kasalanan ay pwede maghari. Pwede palang ano, magmulto mga kapatid ang kasalanan sa atin na sapagkat ang inyong katawang may kamatayan. Huwag daw maghari ang kasalanan sa ating katawang may kamatayan upang kayo'y magsisunod sa kanyang mga pita. So mga kapatid, kapag in-account na natin ang sarili natin, napatay na sa kasalanan, i-account din natin mga kapatid na hindi na dapat naghahari. Alam niyo mga kapatid, ganito yan eh. Yung kasalanan, kung hahayaan natin maghari, ang pagkakaiba po ng santo at ng makasalanan na ito, the saint and the sinner is, kapag ka ikay makasalanan, habol-habol mo ang pagkakasala. Pero kapag ka ikaw ay santo na mga kapatid, habol-habol ka ng kasalanan. So ang ibig sabihin mga kapatid, tayo'y sumasampalataya na hindi na tayo alipin ng kasalanan, kundi tayo alipin na ng biyaya, alipin na ng katuwiran ni Kristo, at kapag ka tayo ay pagka tayo inaaya tayo na gumawa ng kasalanan, sasabihin na pasensya ka na kapatid, wala na akong magagawa kasi matuwid na ako eh. Bakit ko pa gagawin yan? Pasensya ka na ka talaga. Hindi ko na kayang gawin yan kasi alipin na ako ng paggawa ng tama. Bakit ka naman alipin ng paggawa ng tama? Kasi namatay na si Kristo para sa akin at hindi na pwede maghari sa akin ang ganyang bagay sapagkat tinanggap ko na ang aking Panginoon so Kristo. Kaya sabi niya sa talatang 13, at huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakitang kasangkapan, pinakakasangkapan ng kalikuan. Kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad ng nangabuhay sa mga patay at ang inyong mga sangkap ay
pinakakasangkapan ng katwiran ng Diyos. Mga kapatid, nakakita ka na ba ng patay? Eh, inaya mo mag-disco. Eh, nag-disco? Hindi ka makakita ng ganun. Kinurot mo, umaray. Mga kapatid, pagpatay ka na, patay na, hindi na yan nakakadama. Hindi ko sinasabi, mga kapatid, na wala na po tayong ganun. Meron. Pero, sinasampalatayanan mo, pinanghahawakan mo, at yun yung isinasabuhay mo kung ikaw ay may pananampalataya. Pero the moment na mag-give up yung isip mo, ay hindi, ito pa rin ako, ganito pa rin ako. Wala, bagsak ka ulit. Bakit? Kasi kulang ka sa paghahawak doon sa sinabi ng Biblia sa Roma 6:1-13. Sa talatang Marcos 16:16, ano po ang kailangan para tayo mabautismuhan? Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya parurusahan. Mga kapatid, napakahalaga na kung tayo magpabautismo, dapat may pananampalataya. Bakit? Kasi kahit na tayo ay mabautismuhan, kung hindi tayo sumampalataya, hindi pa rin po tayo maliligtas. Mga kapatid, napakaraming tiwalang-tiwala sa kanilang pagkalubog. Pero mga kapatid, walang tiwala sa kakayanan ng Diyos na sila'y baguhin. Walang tiwala na sila'y patatawarin ng Panginoon, bagaman sila'y makasalanan. Eh anong kwenta ng pagpapabautismo, mga kapatid? Kung hindi rin naman pala tayo sasampalataya sa ginawa ng Panginoon para sa atin, sa kamatayan niya sa krus ng Kalbaryo, na tayo kalakip niyang napako sa krus. Ito pa mga kapatid, ang sabi, pagka tayo nabautismuhan na, ito na po ang kalalagayan natin. Ikalawang Korinto, 5:17. Kaya't kung ang sino man ay nakay Kristo, siya'y bagong nilalang at ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito, siya'y pawang naging bago. So mga kapatid, kapag ka tayo nabautismuhan na, yung mga dating bagay nagsalipas na. The things I used to do, I do it no more. The things I used to eat, I eat it no more. The things I used to go, I go there no more. It was a brand day when I was born again. Mga kapatid, ngayon ang panahon na tayo ipanganak na muli. Isang panibagong pamumuhay, isang transformation na magagawa kung sasampalataya tayo sa Panginoon Jesucristo at magpapabautismo tayo hindi lamang sa tubig, kundi sa Espiritu Santo na ninanais ng Panginoon para sa atin. Kaya kapag tayo nabautismo na, ito na po ang kalalagayan natin. Galacia 2, ang talata ay 20. Ako'y napako sa krus na kasama. Sino? Nakasama si Kristo, mga kapatid. Alam mo mga kapatid, pagkasama mo si Kristo, huwag mong iiwanan si Kristo kasi pag iniwanan mo si Kristo, haharap kang mag-isa kay Satanas at hindi mo kakayanin. At hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. At ang pananampalataya na ito sa anak ng Diyos na sa akin umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Mga minamahal, ito po yung pananampalatayang ibinigay ng Panginoon sa atin. I am crucified with Christ, therefore I no longer live. Jesus Christ now live in me. Naalala ko mga kapatid, yung mga panahong may sweetheart ako. Unang pagkakataon mga kapatid na magka-sweetheart ka, hindi mo alam kung paano i-manage yung relationship. Kaya mga kapatid, nag-away kami sa unang taon ng aming pong pagiging sweetheart nila Lynn, yung asawa ko ngayon. Nung nag-away kami mga kapatid, halos masuntok ko yung siya. Pero isinuntok ko sa wall sa sobrang galit ko. Pagkatapos mga kapatid, iniwan ko siya. Ang sabi ko nung iniwan ko siya, bakit ikaw lang ba ang babae sa buong mundo? Ibig sabihin mga kapatid, handa ko na siyang palitan. Habang naglalakad ako mga kapatid, umaalingaw-ngaw sa tenga ko yung I am crucified with Christ. Therefore, I no longer live. Jesus Christ now live in me. Sabi ko sa sarili ko, kung ako talaga ipatay na kay Kristo, bakit nakadarama pa ako ng sakit ng aking puso? Hindi ko na nga maalala kung ano yung kasalanang nagawa niya o kasalanang nagawa ko sa kanya. Hindi ko na alam kung bakit, hindi ko na maalala ngayon. And yet, muntik ko na siyang iwanan sa isang bagay dahil sa pride. Mga kapatid, dahil sa salitang ito, sabi niya, si Kristo nang nabubuhay sa akin, hindi na sa laman, kundi ang kinabubuhay ko sa pananampalataya sa anak ng Diyos na umibig sa akin, na ibinigay niya ang kanyang sarili sa akin, and yet magtatampo ako dito. Wala namang ginagawang masama. Si Kristo nga ipinako sa krus, na ipagpatawad niya pa yung mga pumako sa kanya sa krus, at sabi niya, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Anong hindi nila alam ang ginagawa, mga kapatid? Alam na alam nila. Kaya kung ako lang ang nakapako doon, sasabihin ko, Lord, patawarin mo sila sapagkat hindi nila ginagawa ang kanilang alam.
mga minamahal, napaka mahabagin ng Panginoon, and yet tayo, napakalayo natin. Kaya nga, namatay ang Panginoon Jesucristo para maging halimbawa sa atin ng pagsunod natin at pananampalataya at pag-ibig sa ating kapwa. Ito po ang sabi ng Ezekiel 36 verse 25 to 27. At ako'y magwiwisik ng malinis na tubig sa inyo, at kayo'y magiging malinis sa buon ninyong karumihan. At sa lahat ninyong mga Diyos-Diyosan ay lilinisin ko kayo. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso, at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa, at aalisin ko ang batong puso sa inyong katawan, at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Ano po ang aalisin, mga kapatid ng Panginoon? Ano po ang aalisin? Aalisin niya ang batong puso sa ating mga katawan. At pagkatapos ay bibigyan tayo ng pusong laman, malambot. Ano po ang gagawin niya? Gagawa sa atin ng isang bagong puso. Mga kapatid, hindi po renovation, hindi po repair ang kailangan natin. Ang kailangan po natin, mga kapatid, ay transplant. Isang bagong puso ang dapat na mapasa atin, mga kapatid, hindi po repair. Minsan, mga kapatid, recon lang tayo. Minsan, pinapatch up lang natin, mga kapatid, ang ating katwiran. Pero ang sabi ng Panginoon, bibigyan tayo ng bagong puso. Na kapag ka hiningi ng Panginoon yung puso mo, ibigay mo sa akin ang puso mo. Sabi, Lord, ayoko kasi hindi ko na magagawa yung gusto ko. Sige lang, bigay mo sa akin. Tapos pagbigay mo sa ng puso mo sa Panginoon, mga kapatid, nasabi ng Panginoon, sige, akin na. Maya-maya may gagawin ng Panginoon, tapos ibibigay ulit sa iyo. Mula ngayon, pwede mo nang gawin ang lahat ng gusto mo. Di kukunin mo naman, lalagay mo. Sabi sa iyo, really? Pwede ko nang gawin lahat? Oh, sige, punta na ako dito. Punta na ako, didisco na ako. Pagdating sa disco, parang ayaw mo na. Bakit ganun? Ayaw ko na. Pangit na. Pagdating mo naman, nakakita ka ng church, bakit parang gusto ko na mag-church? Bakit gusto ko na magbasa ng Biblia? Bakit parang gusto ko na ng channel na religious? Bakit ganito? Bakit ganyan? Binago na ng Panginoon ang puso mo kapag ka isinurrender mo sa Kanya. Merong isang kabataan nagsabi sa akin, Pastor, hindi mo na ako magpapabautismo kasi babaguhin ko muna ang buhay ko. Sabi ko, ibig sabihin, hindi man na pala magbabago ang buhay mo. Sabi, bakit naman, Pastor? Kasi kung hindi ka lalapit sa Panginoon, anong kakayanan mo para baguhin ang buhay mo? Lumapit ka muna sa Panginoon bago magbago ang buhay mo. Hindi yung babaguhin mo muna ang buhay mo sa kakalalapit sa Panginoon. Mga minamahal, ang Diyos lang may kakayanan. Tapos susunod ka sa kautusan. Ang sabi mga kapatid, aking ilalagay ang aking espiritu saan? Espiritu sa loob ninyo. At palalakarin ko kayo ayon sa aking mga palatuntunan at inyong iingatan ng katulan. Mga kapatid, kung wala ang banal na espiritu sa iyo, hindi mo kayang sundin ang palatuntunan ng Diyos. Hindi mo kayang sundin ang lahat ng mga kahatulan na ipinagkaloob ng Diyos dahil walang kakayanan ng laman na gawin ang kautusan ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, tinan mo, itong si Felipe, samantalang siya ay naglalakbay, ay nakita niya ang isang eunuch o yung tinatawag nating bating na nagbabasa ng balumbon ng aklat ni Isaias. Ang tanong, mga kapatid ni Felipe, samantalang nagta-travel, sabi niya, ipinamamanhik ko sa inyo, in-explain niya ito, kanino sinasabi ng propetang ito sa kanyang bagang sarili o sa alinmang iba? Ang sabi ni Felipe, at nagpasimula sa kasulatang ito ay ipinangaral niya si Jesus. Mga kapatid, si Jesus ang ipinangaral na ni Felipe doon sa bating. At pagkatapos ng mangaral, nakakita ng tubig at sabi nagsidating sila sa dakong may tubig. At sinabi ng bating, narito ang tubig, ano ang nakahahadlang upang ako'y mabautismuhan? At ipinag-utos niyang itigil ang karo at sila'y kapwa lumusong sa tubig, si Felipe at ang bating at ang kanyang abautismo. Alam niyo, kapatid ko, ano istorya ng buhay ko. Ako po ay nadoktrinahan sa isang iglesia, mahabang doktrina, nadoktrinahan din ako sa iba pang iglesia. Pero isang araw, tinawag ako ng Panginoon dito sa iglesyang ito. At kinunvik ako ng Panginoon na magpasakop sa Kanya. At pagkatapos, after ng 3 days ng Bible study, sinabi ko dun sa pastor, dumalo ako. Sabi ko, Pastor, pwede na ba akong magbautismuhan? Ang sabi ng pastor, bakit ka naman magpapabautismo? Ito po ang sinagot ko sa kanya, narito ang tubig. Ano ang makahadlang sa akin upang ako'y mabautismuhan? Natamimi yung pastor, sabi niya. Oo nga. Sige, nabautismuhan po ako nung hapon na yon, ng Sabado.
Pagkatapos ay inilubog po ako saan? Doon sa likuran po, may irrigation sa likuran po ng sementeryo. So literally, inilibing po ako doon sa sementeryong mag-isa, sa likuran na yun ng irrigation, at doon na po nagsimula ang kasaysayan ng buhay ko, na ang banal na espiritu ay gumalaw sa buhay ko upang makaabot din ako ng iba. Kaya ipinag-utos niyang itigil ang karo sa talatang 38, at sila'y kapwa lumusong sa tubig, si Felipe at ang bating at kanyang binautismon. Bakit po sila lumusong, mga kapatid? Ang bautismo ay simbolo ng kamatayan at paglilibing. Kaya kailangan pong ilibing. Bautismo means to immerse. So mga kapatid, nung inilubog siya, yun na rin yung huling hinga natin. At ang susunod nating hinga ay yung hinga ng buhay na meron ng ating Panginoong Kristo. Kaya nga, sabi po mga kapatid sa Gawa, 22 ang talata ay 16. At ngayon, bakit ka tumitigil? Magtindig ka. Ikaw ay magpabautismo. Hugasan mo ang iyong mga kasalanan at tumawag sa kanyang pangalan. Mga minamahal, ano po ba ang nakahadlang sa iyo upang ikaw ay magpabautismo? Kagaya po ng tanong, at ngayon, bakit ka tumitigil? Bakit ka nag-aalinlangan? Bakit ka nagdududa? Magtindig ka. Ikaw ay magpabautismo. Hugasan mo ang iyong kasalanan at tumawag sa kanyang pangalan. Mga kapatid, kung ikaw ay nais na magpabautismo, tawagin mo. Tumawag ka sa amin. Tumawag ka sa iyong iglesia. Harapin mo ang iyong pastor. Sabihin mo sa kanya, gusto kong tanggapin si Kristo bilang personal kong tagapagligtas. At ikaw ay magpabautismo upang ang bautismo ng Espiritu Santo ay magsimula sa iyo. At kapag kayo nabautismuhan na, sabi ng Panginoon sa Roma 12:1-2, kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong katawan na isang haing buhay, banal at kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Huwag na kayong magsiayon sa sanlibutan, kundi mag-iba o transform, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong isip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Mga minamahal, ngayon ang araw ng pagbabago. Ngayon ang araw na isasakripisyo natin ang ating buhay sa Panginoon bilang haing buhay na ating katampatang pagsamba. Kung ito ang iyong desisyon ngayon, tayo'y manalangin. Dakila po naming Diyos, Panginoon, matapos po naming marinig ang aming matinding pangangailangan ng pagpapabautismo sa tubig, sa pagsisisi at sa Espiritu Santo sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. Nais po naming hanapin ang pagbabagong buhay sa pamamagitan ng kapanganakan ng Espiritu Santo sa aming mga katawan. Tulungan niyo kami, Panginoon, makasunod sa inyo at tulungan niyo kaming sumampalataya at mabuhay ayon sa inyong kalooban sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Ito po si Pastor Brian Tolentino muling nag-aanyaya sa inyo na muli po kayong manood ng ating pong serye na ang pamagat po ay Christ Alone. Source of strength, my source of hope.
praises to the glory of my Lord. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said, my source of strength, my source of